Okay, mga kamatis, mga kaibigan. 1,000 ni Frank, totoo. Okay. Kasi yung 8,000 per tap na pwede niya makuha sa 100, 100 times 8,000 ita. Kumbaga, yung sinabi na 800K ni Frank, totoo. Pero yung taong mga nag-enroll na pinangakuan niya na in 3 months na magiging milyonaryo na or lahat ng supply ng courses is pwede niya makita dun na wala naman yung folder. Ano naman masabi niya dun? Okay, teka lang ha. Yung pumunta muna tayo dun sa pera ni Franklin Miano. I think... wag na natin pag-usapan kung totoo ba siya o hindi. Sa tingin ko, mali na sabihin mo na wala siyang pera. Meron siyang pera. Ang pangalawang tanong, saan nanggaling yung pera? Nakukuha ba? Kasi, yes, magpakita lang ng ORCR yan, edi debunk ka na. Magpakita lang ng titulo ng lupa yan, debunk ka na. Pakita niya lang yung bank account mo, debunk ka na. Gets mo? Hindi yan ikino-contest natin. Ang kino-contest natin ngayon, saan nang galing yung pera? Sabi ni Franklin Miano sa comment section ng mga nagtatanong sa kanya, sa MSB daw at saka sa Frank Media. Tanong, magkano ang nakuha mo sa MSB Academy at saka sa Frank Media? Magkano yung net worth mo? Saan galing mostly yung net worth mo? Get? Saan mas malaki doon? Sa Frank Media ba? O sa MSB ba? Kasi ang daming nag-i-enroll sa MSB. Common sense na lang na makita natin na yung karamihan ng bulto ng pera niya ay galing sa MSB. Kung may 10,000 nag-enroll doon, o di magkano na yon? 70 million na agad yon or something close to that, di ba? Kasi 7,000 daw eh, di ba? O, magkano ba eh? Nakalimutan ko na. 699 eh. Di kung 10,000. Tama. O, per batch, magkano ba, ilan ba sila? 160? Malaki eh. Malaki yung kinikita nitong mga tao na to just for selling the course. Kasi pag dun lang, ano bang ginagawa ng Frank Media? Sobrang laki ba ng earnings doon na parang it rivals yung mga malalaking TV networks na nagdo-do your own edit din sila? 'Di ba? Ang daming tanong dito mga kamatis, mga kaibigan. Huwag tayong mawala doon sa pakita nila, sa mga pinapakita nila, sa pinapakita nilang bling-bling. Etong si Carl, mahilig yan magpakita ng kung ano-ano eh. Tuloy natin. Yun, napakagandang tanong nun. Sa akin yung ano, yung 800. Ang alam ko explanation mo dun nang galing yun sa digital product niya. Dun sa ano, sa bio. So, ang pagkakatanda ko, pagkaka-explain mo dun is yung 800, nang galing siya dun sa pinaka-digital product. Hindi siya mismo dun sa ginagawa na service. Parang nanggaling mismo siya sa sales ng digital product. Saan possible? Sa course. Yun nga, hindi na namin kinokontest yun, kaya skipan na natin to ng konti. Dito na. Folder, hindi na may... In terms of like, so folder, minsan takes to load that. Pero may time din na pag nagbigay ka ng access sa isang folder. Diba? Ano na to? Technical na to yung ano eh. Ito yung importanteng tanong. Tuloy natin. Na error. Error. Legit talaga si Frank. Paano legit? Ano siya? 100%. Kaya sila sabi. In terms of like sa MS, kasi ang sinabi niya doon eh. Saan ba siya hindi? Paano saan hindi legit? Kasi ang tanong ko, ang tingin mo ba si Frank 100% legit? Ang tanong mo, in terms of ano ba, bakit, saan ba siya hindi legit? Na business type, na business model, saan ba talaga siya legit at hindi legit, no? Sa akin, hindi. Hindi, magulo yung tanong na yun. Hindi magulo yung tanong na yun. Actually, ang liwaliwanag nun. Kasi... pag tinanong mo kunyari, palitan natin yung pangalan, gawin nating Ramon Ang. Saan ba hindi legit si Ramon Ang? Ang sagot mo, ang normal ng sagot ng tao, hindi, legit yun sa kahit saan. Legit dun, ang negosyante, kuha nyo? So, the fact na ikaw nagda-doubt kung legit ba or hindi yung boss mo, talagang ganyan yung magiging reaction nila, Boss Parak. Tama yung question niya. Maganda yung question niya. Mahirap yung question niya. Naipit siya doon. Kasi nga, ayaw nilang idikit yung hindi legit si Franklin Miano. Kasi yun, kung napanood niyo yung mga YouTube video nito dun sa mga debunk natin sa kanila, pinapatunayan niya na legit ba or hindi. Naalala niyo yun. Di ba yan yung first ever video na kinover natin kay Carl Vicente doon sa kanyang... doon sa kanyang tawag dito,
Ito, yung pinakauna. Ito, naalala niyan. Yan yung pinakaunang video natin kung saan sinabi niya na legit daw si Franklin Miano. 'Di ba? So madali yung tanong na 'yon, hindi komplikado 'yon, hindi trick question 'yon. Unless ikaw yourself may tinatago kayo. Ano ba yung tinatago nyo? O, tuloy natin, pakinggan natin yung sagot mo. Kung hindi mahirap yung tanong na yun, napakadali nung tanong na yun. Anong legit? Yung MSB pa o si Frank Asayuman? Oh, regardless kung MSB or si Franklin Miano, madali yung tanong, boy. Diyos ko. Yung mga rekan tanong, tapos paligiligoy sa tukain mo. Oo, yun. Tama si Boss Parak. Masyadong paligoy-ligoy yung tanong. Ano yung sagot? Napaka simple lang, yes or no lang yun. Legit. Saan hindi legit si Frank? Hindi. Legit si Frank sa lahat. Dapat yun ang sagot. The fact na nag-stutter ka at saka pinag-isipan mo yung tanong, ibig sabihin, merong something dyan. Psychologically, meron kang pinoprotektahan na image niya sa utak mo, boy. Basang-basa kita. And si Boss Parak din naman, basa yan sigurado. Alam niyo yung mga itatanong eh. Tuloy natin. Ang ano ko doon, si Frank ba? Diba nakasama mo? Oo, nakasama. Oo. Alam mo yung tinuturo niya. Yung tinuturo niya. Teka lang. Kung ini-enroll ba ng estudyante niya, masasabi mo, worth it. Yun, okay. So, ako para sa akin, opinion ko lang, worth it kasi nagka-resulta ako. Pero it doesn't mean na lahat nagkakataon. Okay. Yeah, hindi lahat nakokopya ng hindi. Ayun sa akin. Alam mo, yung sagot, safe. Kumbaga, hindi ka mapapahama ang hindi ka rin nagsisinungaling. Exactly. Alam nyo kung bakit. Kasi yung mismong amo niya na si Franklin Miano, teka, ikaw yan eh. Sinabi dito. Eto ha, hindi ko to inimbento ha. Sa kanila nang galing to, mga kamatis, mga kaibigan. Na 97% daw yung success rate. Parang ganun yung lumalabas eh. Pakinggan nyo na lang mabuti right from the horse's mouth. Okay, pakinggan natin. And I'm very confident na ito lang yung program na nag-offer ng ganito. Tsaka we have 3% refund rates, which means 97% na nag-enroll ay kumita na. Kaya I'm very confident. 97% of nag-enroll is kumita na. So ang tanong ko sa'yo, Franklin Miano, bakit meron pa rin akong natatanggap na mga gustong mag-refund. Isang batch yata yon yung mga nagre-reklamo dyan sa MSB na yan. O, kung 97%, edi wala kaming maririnig. The fact na kinokontent ka ng mga tao ngayon, hindi lang ako, marami kami, ibig sabihin, yung claim na yan, hindi yan totoo. Si Carl, sabi nyo, saksing buhay si Carl. Siya! Pero hindi natin alam yung totoong percentage ng mga tao na nag-success talaga. Etong claim mo na to is bullshit. San galing yan? Pakita mo yung data. Yan ang mga tanong talaga. Kasi kung ako, unang beses kong maririnig to, tapos nakita ko 1 million views. Tapos ang hindi pa to nadedebunk kasi, marami pa tong likes. Nako, 38,000 likes oh. So ang iisipin ko, na since maraming nag-approve, gumagana to. Pero yung ba talaga yung katotohanan, Franklin Miano? New business, 2024. Tapos pinosto, 2022 pa. Hindi ka ba naman mokong at kalahati? Talaga, ako, kayo talaga. Sobra talaga. Tingnan nyo, new business, 2024. Tapos August 7, pinost. Tuloy na natin kay Boss para kayo ko kasing maglitanya rito. Gusto ko yung interview niya. Maganda kasi. Tuloy natin. Kasi siyempre, paano nga naman mapapatunayan ng tao? Isipin mo lahat ng nagsabi na may resulta yung sinasabi ni Frank, bata niya. Ikaw, yung mga event na inawardan niya yung sarili niyo. Exactly. Lahat yun ang nagsasabi ng resulta. Nagahanap ako nang wala din sa picture o video na nakakasama niya na may resulta na nasa probinsya. Sabi na natin magkakasama kayo dito kasi nasa Luzon kayo. Paano yung mga nasa Visayas? Yan yung ang tawag dyan sa hinahanap niya, empirical data. Kasi successful ka, sabi mo, claim mo, 97%, kikita ka. Asan na yung 97% na yon? Hindi niya rin makita. Hindi rin makita ni Boss Parak, hindi ko rin makita.
Di ba? Tuloy natin. That's a Mindanao, walang resulta doon. Hmm. Na some na legit na account ng Facebook na sasabihin o ipagtatanggol. Kasi ako, sabihin si Boss RDR ng scam, tatampalin ko ng barya yun. Eh, kasi ako, mentor ko si Boss RDR. Yes. Siya nagturo sa akin kung paano yung ginagawa ko. Ngayon, bakit ko sasabihin na legit eh ako? Oh, yun. Siguro yung RDR na yun, tinuruan siya at saka nakita niya talaga yung data. Nakita niya yung pinakita ni Boss RDR yung kanyang results. Gets nyo ba, mga kamatis, mga kaibigan? Marami kasing hindi tinatago itong mga tao na to sa MSB, which is nabuti na lang na-uncover. Kaya nga sabi ko sa inyo, maganda is low cook to eh. Ako may resulta na kaya kong gawin yun. Yun yung hinahanap ko kay Frank. Bakit ang mga sumisigaw lang yung mga estudyante na kasama niya or nasa circle niya? Inahanap ko yun. Exactly. Taga Visayas, taga Mindanao, na kaya magsalita o humarap. Kasi ako, kahit hindi ako kilala, kaya ko magsalita para sa totoo. Ang mahirap. Yun, exactly. Kasi ka parang nagiging eskema, parang nagiging gang. Alam niyo yung parang sila-sila lang, kailangan nyo kaming paniwalaan. Hindi ka alam yun, parang naging kulto ni Franklin Miano. Parang ganun yung lumalabas eh. Na pagka hindi maganda ang tsaka na yun, yung mga sinipa kasi hindi maganda yung sinabi kay Franklin Miano, intayin nyo lang, lahat yan lalabas ko. Dahan-dahan, slow cook tayo para sumarap ang luto. Tuloy natin. Sa inyo, kayo magsasabi na totoo na wala namang ibang makakapagpatunay. Kayo lang din. Bakit hindi yung iba? Exactly. Na hindi kailan... Okay, sige. Sabihin na natin na kayo, matatagal na. Sabi natin, wala pa dyan nagresulta na bago-bago na 2 months, 3 months. Nalalabas sa Facebook para ipagtanggol si Frank. But same lang. But kayo-kayo lang, di ba? Yung mga earner. Tapos, meron akong maangas dito na hindi yung kalbo ha, yung isa. Tinanong ko siya, ilan kayo sa batch nyo? Yun pa, napakasimpleng tanong, hindi maisagot. Di ba, ang daming napaka-secretive masyado. Hindi, alam yun, for something na lagi mong nakikita sa internet, masyadong maraming secret. Puro press release ang lumalabas. Eh ngayon, na-uncover na lahat eh. Kasi lang yung nakikita. Isin mo mabago eh. Isa si Steven, paunti-unti. Siguro sa akin, perspective ko, hindi lahat may kaya. Parang siguro natatakot eh. Natatakot. Bakit sila natatakot? Natatakot ka kasi successful? Kasi ito sabihin natin, parang positive pa yung ginagawa niya. Hindi ako, yun yung perspective ko. Kasi, for example, ako, pag umarap ako, bash agad. Siguro yung iba na... Eh, paano ka iba bash agad? Eh, wala ka namang sinasabing maayos. Diyos mio, parang sinisi mo pa yung tao na nagagalit sa'yo. Eh kung ano-ano yung sinasabi mo, wag matulog, hindi ako natutulog. 6 digits kinikita ko, yung pala hindi, paminsan lang, sometimes lang. Tapos rumarakit ako ng standard rate. Di ba ang dami mong sinasabing kabullshitan men eh. Kaya nagagalit sa'yo yung tao. Why all of a sudden nagagalit ka doon sa mga tao na kinikriticize ka? When in fact, kagagawan mo lahat yan. Walang kasalanan ng tao kung may... sasabihin sa iyo na hindi ka aya-aya. Tuloy natin. Natatakot sila. So pero hindi ko rin masabi. Pero may isa na lumabas si Steven. Hindi ako ganun kakilala ng person si Tad. Hindi ako ganun lame or ano man. Pero kung ako, kunyari, nakita ni Frank na mapatunayan niyo or kahit isa na makita ko na, yun na, oo nga, tama si Frank. Tol, lalabang kong pitpitan ng bayag si Frank. Ipagtatanggol ko yan sa lahat. Kasi itong ina, mali ako ng pinsa kanya eh. Tapos totoo pala, yun lang naman gagawin niyo. Kailangan ka po na ngayon, wala pa rin. Sagot, isipin mo kasi, okay. Yung tanong, yung nasagot. Kumbaga, binitay niya lang eh. Binigaw niya lang nila. Ang simple lang tanong eh. So yung pinakikita ni Frank na mga picture-video, hindi ganun, ano? Hindi, wala ko pakalam ng picture-video na nasa jet siya. Wala ko pakalam. Oo, kasi nga hindi na nga yung extraneous. Hindi yun yung pinapoint ko. Yung susunod na tanong. Yung resulta dun sa mga estudyante. Oo. Yun yung hinahanap ko. Yung bahay niyo, wala ko pakidun. Hindi yan ang tinitig. Ang pinapoint ko dito, proud ako service, may binibenta tayo. Ngayon, kung meron tayong pinangako na money back guarantee, 1 month money back guarantee, pag hindi nag-click. Na. Tapos. Okay, so mga kamatis, mga kaibigan, bukas na to. Panoorin nyo muna yung buong video ni Boss Parak, tapos bumalik tayo. At kasi itong refund na to, napaka-importante nito at napaka-sensitibong topic na to. Kaya nandito ako rito. Actually, yan yung itatanong ko kay Frank eh, if humarap talaga siya sa akin. Eh, I guess masyado siyang busy. Pero pagdating kay dun sa ibang social media influencer, Gina G siya. Okay, so yun pala, okay lang. Ma-expose ko na lang dahan-dahan. Actually, mas pabor nga sa akin to kasi hindi ako napapagod mag-research eh. Gaya mga lods.